John 8:32. You will know the truth, and the truth will set you free. Fear and control. Ano ang kinalaman ng takot sa control sa ating kapaligiran? Dear Lord, we thank you that you are in control. We thank you, Lord, that you take away our fears. And now we ask you to be our teacher, our preacher. Lead us unto greater knowledge of you. Kayo pong mangusap at mangaral, hanguin niyo kami sa kadiliman, sa kamangmangan, turuan at akayin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. The fear of losing control is mother of many fears. Ano ang kinakatakutan natin na hindi natin makontrol? That's why people sometimes could be afraid when riding on a plane because you cannot control the plane. Somebody else is controlling it. Minsan natatakot ang mga tao ospital kasi biglang from being a free person, under the control sila ng mga doktor and other practitioners. Kung anong kakainin nila, anong iinumin nila, ay dinidikta ng iba. That's why many people don't want to be in prison because they are not in control of their schedule, their personal lifestyle. Many people are afraid of being under strict authority or in an unknown situation, a new situation, because in all this, we do not have control or we have very little control. People fear losing control of their lives, of their affairs, activities, and their decisions. Kaya yung isang mayamang lalaking gustong sumunod sa Panginoon, nung sinabihan siyang, ibenta mo ang iyong kayamanan at ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin, hindi niya nagawa. Meron siyang kinakatakutan. Natatakot siya to lose control of his wealth. Because money can control many things, he did not want to lose his money. Kaya maraming taong gustong yumaman, kasi pag mayaman ka, marami ka nakokontrol ng tao, bagay, sitwasyon, wealth, and power to control, so why lose it? 1 Samuel 28:5-7. When Saul saw the Philistine army, he was afraid. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Saul then said to his attendants, "Find me a woman who is a medium so I may go and inquire of her." Si Saul, dati pag may gusto siyang itanong sa Diyos, tinatanong niya through prophets and through dreams, nakakausap siya. Pero ngayon, tahimik ang Diyos, ipupunta siya sa gera, hindi niya alam kung anong gagawin. He was not in control because he did not know the situation. Kaya ang mga sundalo, ang mga army, ang mga gobyerno, they spend a lot of money on intelligence gathering, on espionage, because when they know the facts, they are in control. But Samuel was not in control because he did not know the facts. And he was very, very afraid. He even went to a wrong consultant just to know what he needed to know. Ezra 4:4-5. The peoples around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building. This is people fear losing control, so fear makes people do crazy things. Kumisan, meron kang asawa, gusto mong kontrolin. And sometimes you can do crazy things para lang makontrol siya. Nagagawa mo sa boyfriend, sa girlfriend, pag-control sa anak, pag-control sa mga tauhan, pag-control sa mga kakilala. Marami kasing tao, hindi sila aware that because they fear so many things, they like to control everybody and everything para sila matahimik. Because they think that only when they put people under control can they be safe or can they be happy. But when we fear losing control or when we like to control too much, we can do many foolish things. That's why it is important for us to understand the dynamics of fear of losing control. Because sometimes the very effort at controlling gives a lot of backlash. Na ang balik nito, ang buwelta sa buhay mo, mas nakakatakot pa kaysa sa original mong kinakatakutan. People fear what and who they cannot control. Bakit natatakot ka sa isang asong ulol? Kasi hindi mo makokontrol, baka kakagatin. Pero bakit
kinukuchi-kuchi mo pa yung asong cute na may ribbon na hingiti-ngiti sa'yo kasi alam mo, under control, hindi threatening. Bakit natatakot ka pagka may tao kang kasuhan sa lubong na lasing at may hawak na barel? Kasi hindi mo siya under control. Under control siya ng alcohol. Kaya napakahalaga that God should be in control. Kasi pag kung sino-sino lang ang in control, nagkakagulo-gulo ang mundo. People are afraid of nature, of darkness. Maraming tao takot sa dilim kasi hindi mo alam kung ano yung nandun. May ahas ba? May tao ba? Mayroon bang danger? People are afraid even of nature. Natatakot ka sa lindol kasi hindi mo makontrol kung hanggang kailan ang uga, hanggang ano ang pwede niyang ugain. And people feel afraid. They are very afraid of the strong, especially if the strong is wicked. Natatakot tayo sa tubig. Maraming mga takot sa tubig. Peter got down out of the boat, walked on the water, and came forward toward Jesus. But when he saw the wind, was afraid. He was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Una, natatakot sila kay Jesus, hindi nila kilala. Sabi nila, "It's a ghost!" Pero sabi ni Jesus, "It is I, do not fear." So nawala yung fear nila kasi kilala na nila, alam na nila. Dahil takot tayo sa unknown. Pagkatapos, naglalakad ang Panginoon sa tubig. Gusto ni Pedro maglakad din sa tubig. Pinaglakad naman siya. Pero nung nalibang siya at napatingin sa mga hangin, again, the wind is mysterious, especially to ancient people. Natakot siya uli. And because of that, he lost the capacity to float. Lumubog siya. But the important lesson is, antidote to fear of what you cannot control is God or Jesus. Kaya yung mga nananalig sa Diyos, malalaki ang pananalig, nananalig kay Jesus, mas payapa. Kasi yung hindi nila kayang kontrolin, ipinagtitiwala nila sa Diyos. Mga bagay na hindi nila naiintindihan, ipinagtitiwala pa rin nila sa Diyos. Kaya, point to point, mas tahimik ang buhay ng nananalig sa Diyos. Kasi hindi siya nagjo-Diyos-Diyosan, hindi niya sinisikap na kontrolin at alamin ang lahat, ipinagtitiwala niya sa Diyos ang mga hindi niya kayang gawin at hindi niya kayang alamin. Ano ang relasyon ni Jesus and fear and control? Jesus is Son of God. All the powers of heaven were given to Him. That at the name of Jesus, in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. But Jesus does not control people. Kaya si Jesus, hindi siya threatening eh. Hindi siya nakakatakot lapitan kasi hindi kanya kakagatin. Hindi siya nakakatakot sundan kasi hindi kanya aangkinin. Hindi siya nakakatakot pakinggan kasi hindi kanya kukontrolin. Pharisees do control people. Yung babae na natagpuan ng Panginoon sa tabi ng balon, sabi ni Lord, "Alam mo, meron akong pwede ibigay sa iyo na living water. Minsan lang kita bigyan, hindi ka na mauuhaw ulit." John 4:13-14, "Everyone who drinks this water will get thirsty again," meaning the water in the well. "But no one who drinks the water I give will never be thirsty again. The water I give will become in that person a flowing fountain that gives eternal life." Ganun kabait si Jesus. Bibigyan niya yung babae ng living water na sasabihin niya, hindi mo na kailangang umigib uli. In fact, hindi mo na kailangang humingi ulit sa akin kasi babalong sa iyong kalooban ang tubig na ito. It will be like a spring inside of you. It will flow naturally to the point that this woman did not even have to go to Jesus again and again and again. Yun ang tunay na pag-ibig. Yung merong tao nangangailangan, imbes bigyan mo linggo-linggo, buwan-buwan, para sumunod ng sumunod ng sumunod sa iyo, eh, bibigyan mo na ng bangka, bibigyan mo ng net, tuturuan mo mang isda, at kahit hindi na siya pumalik uli sa iyo, mabubuhay na siya. Very liberating kind of love. Pero kung gusto mong paasahin lang sa iyo, swelduhan mo na lang linggo-linggo, buwan-buwan, hindi yan lalayo. Pero pag binigyan mo ng kabuhayan, na pwede na siyang magbuhay ng wala ka, yun ang tunay na nakakapagpalayang pagmamahal at pagtulong. At ganoon ang style ni Jesus. Jesus provides self-sustaining satisfaction and power. There was no need to always come to Him.
He liberates people that comes to Him. Hindi niya ine-enslave, hindi niya itinatali sa kanya, hindi niya kinakawawa. Matthew 14, 25-27. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Nasa kalagitnaan ng dagat sa madilim na hating gabi, nakasakay sa bangka na may malalakas na hangin, nakakatakot ang setting, tapos lumapit pa si Jesus naglalakad on water. Napagkamala nilang multo. "It's a ghost," sabi nila. Pero nung nagpakilala si Jesus, "It is I, don't be afraid," natahimik ang loob nila. What is the issue here? Knowledge of who it was, and generally knowledge of what it is, what it could be, means control. You can control what you know. You can control your reaction to what you know. And control means fearlessness, which means power. Kasi sinasabi nila, knowledge is power. Ang walang alam, ang madilim ang isip, ang mangmang, maraming takot. Kaya kahit na nag-aaral ka ng Bible, pero ang dami mong hindi alam ng mga blind corners, marami kang interpretation na hindi alam, maraming verses na hindi mo naiintindihan, kumisan ang nagigimbunga pa sa'yo, puro takot, takot na takot ka. Mag-end of the world, takot na takot ka sa bawat lindol, takot na takot ka sa bawat, kahit ano na lang, ang naging bunga sa'yo ng half knowledge is fear. Because the other half of a one-half knowledge is ignorance. And a one-half wisdom is a one-whole nonsense. Kaya marami, pag hindi nag-aaral lang mabuti, lalo lang nagkakaroon ng fear. Lalo lang na naliligaw. Kaya dapat talaga mag-aaral na mag-aaral. Now, knowing ideas, knowing people, knowing about Jesus, knowing about the power and love of Jesus, sets people free and empowers. Ang tunay na pagkakakilala kay Jesus, nakakapagpalaya, hindi nakakapagpatali. Pagka si Jesus ay parang nakilala mo sa Biblia, sa mga kwento, sa mga aral, sa mga preaching and teaching, tapos ang nagiging bunga, natatali ka, nagagapos, lumiliit ang mundo mo, kumikitid ang iyong isip, lumiliit ang mga options mo sa buhay, nababawasan ang iyong kasiyahan, ang iyong fulfillment, e maling pagkakilala yon. Dahil ang tunay na pagkakilala kay Jesus, ang tunay na mabuting pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng mga bagay na espiritual, ang nagiging bunga, nawawala ang iyong mga fear at nagkakaroon ka ng kapayapaan, kasiyahan, katahimikan. Pero bakit ang dami nag-aaral ng Biblia? Puro na lamang takot sa end of the world ang laman ng utak. Takot na lamang na pag tumingin sila sa katasa, may nandun ang demonyo. Pag tumingin sila sa buhul-buhul na pansit, nandun si Satanas. Laging nakakakita ng mga takot, yung laging may mga worries, kung ano-ano, maling pagkakilala sa Diyos. Sabi ni Jesus, "It is I, do not be afraid." At dumakilala nila at nalaman nilang si Jesus yun, natahimik ang kanilang loob. Bakit pwede mo ipagkatiwala kay Jesus ang lahat? Because He died for us. Because He is the Son of God. Because He is the greatest of all power, the King of all kings. And when Jesus says, "My peace I leave with you, my peace I give to you," it means you can have peace by one, using your God-given ability to know what you can know so that you will have power to control a situation that is beneficial to you. But knowing Jesus also means trusting Him for everything else that you cannot know at the moment. You don't know, but God knows. And God loves you, and that God has a plan for you, and you can be at peace. Jesus gives people control over their lives, of their affairs, their activities, their decisions. Yung isang taon na tinirahan ng maraming demonyo ang kanyang katawan nung pinalaya ni Jesus, sabi ng tao, "Susunod na lang po at sasama ako sa inyo." Kasi ganun yun eh. Pag ikaw'y alipin, binili kita, pinalaya kita, sa kanya, hindi ka na alipin, pero alipin na kita. Lumipat ka lang ng amo. So yung taong tinirahan ng masasamang espiritu, naalipin siya ng mga demonyo, ngayon pinalaya siya ni Jesus, feeling niya, duty niya, na sumunod kay Jesus. Sabi niya, "Sasama na lang po ako sa inyo." Total, pinalaya niyo ako. Mark 5, 18-19.
When Jesus was getting into the boat, the man begged to go with him, but Jesus would not let him. Instead, he said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how good He has been to you." Hindi inalipin ni Jesus, hindi niya pinasunod sa kanya. Jesus did not exploit the man's excitement and faith in him. Because Jesus set people free from control. From control of demons, from control of the Jewish law, from control of the teachers of the law, from control of the Pharisees. At para kay Jesus, ang pagtanggal sa iyong fear, itanggalin ang mga kumokontrol sa iyo, liban sa Espiritu ng Diyos, na kusa mo namang sinusunod at hindi nagpipilit na sundin mo siya. Pero kabaligtaran ang ginagawa ng maraming religious leaders and religions, oras na naging member ka nila, kokontrolin ka na. Yun ang ginagawa ng mga Pharisees. Yun ang ginagawa ng mga teachers of the law. They control people's lives. Kaliit-liit ang butil ng buhay ng tao everyday under their control. Anong kailan magtatrabaho, kailan di magtatrabaho, anong kakainin, anong hindi kakainin, anong isusuot, anong hindi isusuot, kanino makikisalamuha, sinong papakasalan. Under control lahat, parang robot ang mga tao. That's why Jesus taught the people of His time to be free from the laws of Moses, from the law of Israel even, except the laws that were loving and kind and merciful. Kaya yung pagkakaalipin ng mga tao sa Sabat, na wala ka nang pwede magawa sa Sabat, pinalayan niya, at then to very, very strongly demonstrate that, ginawa niya ang mga mahahalaga niyang hiwala, Sabat pa, kung kailan bawal magtrabaho. Yung mga kinakain ng tao, kinokontrol lahat ng mga pare, sabi niya, it's not important what gets into the mouth, what gets out of it. Pinalayan niya yung mga tao sa kanilang pagiging obligado na maging malupit sa nagkakasala dahil inuutos ang batas ni Moses, papatayin nila, babatuhin nila hanggang mamatay nagkakasala. Pero si Lord, ipinakita niya na pwedeng hindi mo batuhin. Ang totoo, the people were obligated by law to stone this adulterous woman to death. Parang may kasalanan na sila pag hindi nila binato. Pero, sabi ni Jesus, sino man ang walang kasalanan, siya na yung mambato. And that set even those people free from having to stone the woman because they know may kasalanan din sila, therefore they were not qualified. Ibang-iba si Jesus, nagpapalaya, kabaligtaran ng karamihan sa mga religious practices na nagkokontrol ng lahat-lahat. Kaya tuloy takot ka sa pastor, takot ka sa iyong Bible study leader, takot ka sa iyong choir director, kasi puro bawal at puro mga kalupitan. Pero hindi ganun. Dapat matapat ka sa ginagawa mong ministry, matapat ka sa pagkanta, sa pagtugtog. Hindi dahil natatakot ka sa kapwa mo tao, kundi dahil mahal mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na alam mo ang pag nagawa mo ng mabuti ang iyong ministry, maraming makikinabang, matututo, magigising, magkakaroon ng kaliwanagan, and God is glorified and people are helped. That's why you are faithful to your ministry, not because of fear. Matapat ka sa iyong asawa, hindi dahil ang takot ka mabisto, dahil mahal mo ang Diyos at dahil inutos ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa, minamahal mo ang iyong asawa, ang kanyang dangal, ang kanyang reputasyon, ang kanyang emotion, ang kanyang feelings, kaya nananatili kang matapat. Hindi sa takot, but because of love. Hindi ka gumagawa ng mabuti because you're under control or compulsion, but because it is your free will now to do what is good. Sabi, use your freedom to serve one another. Hindi ko mo free ka na, baliwala na sa iyo tao, baliwala na sa iyong duty mo. No, all the more that you become faithful, all the more that you become a better person because you are free. And now it is your choice to do good. You are not compelled by the law to do good. In being powerful yet not controlling people, Jesus takes people's fears away. Inaalis niya yung takot ng mga tao. Kahit nung bumagyo, pinatahimik niya ang bagyo, nawala yung takot ng mga tao. Pero hindi sa kanya naman natakot. Alam niyo, kuminsan, ipagtatanggol ka ng isang matipunong lalaki sa isang maton, pero pagkatapos doon, kanya ka na. But Jesus is not like that. He sets you free from oppression of others, even by demons, and then He does not take control of you. You surrender to His Lordship. He does not force you.
And his lordship is sweet and nice and good and user-friendly. Ang tanong, mga kapatid, who and what do you fear? Know who and what you fear. And know enough not to be afraid, to be in control of yourself. Yung mga ibang tao natatakot magpa-medical check-up kasi hindi nila alam kung ano magiging result. Lalo kung may nararamdaman sila, may suspecha silang nararamdaman, ayaw magpa-check-up, natatakot sa result. Pero alam nyo ba, habang hindi nyo nalalaman yung tunay na result, natatakot din naman kayo. At natatakot ka kung minsan sa bagay, hindi mo pala dapat katakutan dahil kung nalaman mo lang yung result, malalaman mong wala ka palang sakit. Pero dahil hindi mo alam, natatakot ka pa rin. Ba't hindi mo nang alamin na lang? At kung talagang nakakatakot nga yung nalaman mo, at least alam mo na, and you can do something about it para magpagamot, para ayusin mo ang iyong buhay, para maiwasan mong lumala ito, you will be in control, at least up to a point. Knowledge sets you free. Kung nag-aalala kayo na meron kayong malalaman na karamdaman, kaya ayaw nyo magpa-check up, lalo kayong dapat magpa-check up para malaman nyo. Kasi pag alam nyo na, malalaman nyo kung anong dapat nyo gawin. Ang pinakamalungkot sa lahat ay yung natatakot ka na malaman mo ang isang bagay na pag nalaman mo pala, hindi naman nakakatakot. Dapat inalam mo na lang agad para natanggal na yung takot mo. At kung nakakatakot nga yung nalaman mo, eh alam mo na ang gagawin, it is always better. Control what you can. Control what you may control. Siyempre, pagka ikaw yung manager, dapat may control ka sa mga tauhan mo. Alam naman, kanya-kanya na lang sila nang gagawin. Pero yung control na alam mo dapat hanggang saan lamang. Magulang ka, dapat may control ka sa iyong sambahayan, sa iyong mga anak. Pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yon, hanggang dapat lang na kailangan para yung pamilya niyo manatiling buo at ligtas. Pero may mga bagay na ibinibigay mo ng mga kalayaan, maging sa iyong anak, maging sa iyong tauhan, maging sa mga taong pinapakain mo, hindi mo sila kinokontrol buong-buo dahil hindi ganun ang style ni Jesus. Ano ang dapat nating nakokontrol para nababawasan ang mga fears natin sa buhay? Control your health. Up to how much you can control it. Yung worried ka ng worried, diabetic ka, tapos hindi mo makontrol ang kakakain mo ng kimpal-kimpal na asukal. Yung alam mo, diabetic ako, pero subo ka na subo ng leche plat. Tapos nag-aalala ka, ano na kinararamdaman ko? Control your health. Para mabawasan ang iyong fear. May kaya ka namang kontrolin eh. Yung hindi mo makontrol, ipa sa Diyos mo. Pero yung makokontrol mo, kontrolan mo yan. Control your finances. Bakit tayo maraming fear tungkol sa pera? Madalas, ang fear ay ito lang. You spend more than you earn. Nakakatakot nga yun. Kasi sasabog sa mukha mo one day na may utang ka na pala, lubog ka na pala sa utang, o wala ka na palang gagastusin, o napahamak ka na because you're spending more than you're earning. Control your career. Natatakot ka na hindi ka umasenso, hindi ka mapromote. Controlin mo yan. Dagdagan mo asset mo, dagdagan mo karunungan mo, dagdagan mo mga training mo. It's a way of controlling the direction of your career. Natatakot ka sa environment. Control your environment. Tumigil-tigil ka ng katatapon ng plastic kung saan-saan. Tumigil-tigil ka ng sobrang consumption ng mga disposables. Tumigil-tigil ka ng pagpulyot sa hangin, ng pagsira sa kalikasan, para huwag kang matakot na balikan ka ng kalikasan one of these days. In other words, what do you fear? You have to have more knowledge, which means more control. And more control means less weakness, less fear. So control what you must. Not other people, control yourself. So that you will not be afraid of what you could be doing, put yourself under your own control. What you cannot control, give and lift up to God. Paano mo makokontrol ang grade mo, estudyante? Natatakot ka, baka ka bumagsak pagka binigay na yung grades. Every day, control your attendance sa school. Control the submission of your homework and other requirements. Control your review time, your study time. Makokontrol mo ang grade mo.
Pero yung wala kang ginagawang pagkocontrol doon, you will be under the mercy of whatever grade is given you, then you have a lot of fears. Marami tayong dapat kinokontrol. Because God is God of order. And order means you control. Pero ang control natin, kumisan, ginagamit natin to control people, their emotion, we manipulate them, we control their activities to suit our taste. Hindi yon. Ang kontrolin mo, sarili. At pag inayos mo yung sarili mo, susunod ang buong environment, naaayos din. Up to a point. Up to a great point. And when afraid or feeling weak, remember God. Because when you are not in control, God is. What you cannot control, God can. Matthew 14:29, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Because his knowledge of Jesus enabled him to surmount even physical realities and difficulties. Ang ganda ng simbolism ng kwento. Na gagawin ko, kukontrolin ko environment ko para kumagawa. Pag hindi ka nanindigan, iba ang kukontrol sa'yo. Kung isang ka pupunta, dyan lang. Halika, sumama ka sa'kin. Ayaw mo kasi. Halika na. O sige na nga. Nakontrol ka na. Kasi hindi mo kinokontrol ang sarili mo. Yung peer pressure sa mga kabataan, nagpapakontrol sila sa iba. Kasi wala silang paninindigan. Dapat kukontrolin natin ang sarili para hindi tayo kukontrolin ng iba. 1 John 4:4, you belong to God. God's Spirit is in you and is more powerful than the one that is in the world. Pag buhay na buhay, masiglang-masiglang Espiritu ng Diyos sa ating puso, wala tayong kakatakutan. Kahit forces of darkness. Because greater is He that is in you than He that is in the world. May weakness ka, meron kang talent na dapat mong i-develop, meron kang dream na gusto mong abutin. Have faith in God, do what is practical, develop yourself, and go for it. Take control of your life para hindi ka masyadong natatakot sa iba. 2 Timothy 1:7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ang Espiritu ng Diyos kumikilos para hindi tayo gawing mahiyain o kimi o dungo. Pagka dudungo-dungo ka, kikimi-kimi ka, babatok-batokan ka ng lahat. Aakay-akayin ka, itutulak-tulak ka. Sabi, hindi ganyan ang Espiritu ng Diyos. Matapang, pero hindi gumagawa na masama. Naninindigan sa tama, hindi laging nakikisama, kung ang pakikisama ay magiging pakikisama. Minsan, ginoglorify natin yung magaling makisama. Up to a point, it is useful. Lalo nung tribal level ng ating civilization na kailangan mo ang tulong ng kapitbahay mo para ka mabuhay. Kailangan talaga makisama ka. Pero meron tayong isang katangian na hindi natin laging naitatanghal. Ito'y paninindigan. May mga panahon na hindi ka dapat makisama. Dapat kang manindigan. At kung yun ay kukontrolin na ng iba ang buhay mo, kukontrol nila ang love life mo, kukontrol nila ang karir mo, kukontrol nila kung anong kakainin mo, paano ka mabubuhay, dapat ka nang manindigan nun. Kasi hindi ka dapat kinokontrol ng iba. Diyos ang lumikha sa iyo nga, hindi ka kinokontrol ng Diyos, binibigyan ka ng laya, bakit ka magpapakontrol kung kani-kanino? Iba naman yung parental authority, lalo't habang bata ka pa, dapat ka talaga sumunod. You don't know too much para magsarili ka agad. At kahit matanda ka na, mas matanda pa rin sa iyong magulang mo kahit tumanda ka na. So, dapat nakikinig ka pa rin. And the premise of obedience to parents is because parents love you, sometimes they may not be perfect, they may commit mistakes, but they will not intentionally lead you astray. Minsan, nakakamali rin sila, pero hindi naman nila sasadyain na ipahama ka. Bihirang-bihira ang magulang na ganun, baka 0.01% lang. Kaya mahalaga, alam mo, kanino ba ako nagpapakontrol? Ba't kayo magpapakontrol sa mga kaibigan nyo, sa mga kaeskwela nyo? Bakit pakain ba nila kayo? Pero pag niyaya ka umabsent, punta ka naman. Pag niyaya ka gumawa ng mali, mayali ka, may pupukpukin tayo, papatayin natin, sasama ka naman. Kailangan marunong ka manindigan. Yan ang ituro natin sa mga kabataan. You should not be under the control of your friends. You should not be under the control of anybody except God, who does not even control you.
Because you have to submit to God willingly. Importante na naiintindihan natin sa spiritualidad yun, that it is your birthright to be in control of your life led by God. In being powerful yet not controlling people, Jesus teaches and enables people to not fear Him and not scare people to control them. Dahil hindi tayo kinokontrol ni Jesus, hindi din dapat tayo controlling sa ibang tao. Kahit ikaw ay religious leader, spiritual leader, you should not be controlling. Kahit sa counseling, counseling should not be directive. Yung may problema yung tao, didiktahan mo na, alam mo, itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Tapos pang magpapapayo uli next week, ayaw na kitang payuhan. Bakit po? Hindi mo naman ako sinusunod. Hindi ganoon ang payo. Pag nagpapayo ka sa tao, parang magulo yung buhok niya, sinusuklay mo lang para maintindihan niya kung alin ang mahaba, alin ang maiksi. Para maayos niya yung buhok niya. Tinutulungan mo siyang suklayin. Pero bahala siya kung gusto niya itirintas, ipusod, ibuhol. Siya ang bahala, buhok niya yun eh. Pag nagbibigay tayo ng payo, sasabihin lang natin, alam mo, sa tingin ko, kasi hindi ako masyadong involved sa problem, so siguro mas objective ako kaysa sa'yo. Pag ginawa mo ito sa boyfriend mo, number one, ito magiging bunga. Number two, itong ginawa mo, ito magiging bunga. Number three, itong ginawa mo, ito magiging bunga. So, pumili ka kung alin ang gusto mong gawin. Counselor, hindi mo sinasabing gawin mo yung to. Kung hindi mo gagawin, huwag ka na babalik sa akin. Dictation yun. Hindi yun counsel. Marami pa namang tao pag nagiging religyoso, nagiging tendency to control others. Yung, oy, ba't ganyan ang suot mo? Hindi yan sinusuot ng Christian. Anong pake mo? Sinusuot ng kapwa. Diba? Lalo't hindi naman inagaw sa sampayan mo yung suot niya. Pwede kang mag-suggest kung nagtatanong, uy, bakit ba ako hinahabol ng mga lasing pag ganito ang naglalakad ako? Eh, kasi naman, ang damit walang tansan. Siyempre, habulin ka ng mga lasing, sister. Bakit di mo subukang takpan-takpan ng konti ng salompas ang iyong mga anatomy para medyo conservative ka naman? Bakit band-aid lang ang takip? So, bibigyan mo ng choices, pero hindi ka nagdidikta dahil Christian ka, dahil Bible study leader ka, dahil sister ka in the Lord. Pinapakialam mo na yung buhay ng may buhay. Jesus sets free. Why are you controlling people? Bibigyan mo lang sila ng kaliwanagan. Ito ang sabi ni Jesus, ito mga option, ito mga pwede natin gawin. But the obedience is up to them. Kahit mga preachers and teachers, you preach, you teach in the best of your knowledge. And you explain in the best of your understanding what the Word of God means. Pero hindi mo pinupulis ang mga tao kung sinusunod nila o hindi. It is their choice. Hindi yung pupunta ka sa bahay ni sister ganon, tingnan mo talaga kung nandun yung boyfriend niya. Yung ganon, parang Gestapo state, para kang mga espiya nung parahon ng hapon. Nagpipreach ka, ipinapanalangin mo mga ipinagpipreach mo na nawa, maliwanagan, sundin nila on their own free will, pero hindi ka pulis. At kung sakaling hindi nila sinunod o hindi nila nasunod, hindi ka judge. Teacher ka, counselor ka, nasa tao ang degree ng pagsunod, paano susundin, kailan susundin, free will niya yun. Kailangan lang galingan mo yung turo. Win them over with love para for everything else that they don't want to really understand or obey, because of your love, it becomes easier for them to be obedient to a way that's probably not totally known to them yet, but could be known to them more and more as they obey more and more. But you should encourage obedience, not by scaring people, but by loving them. Yung bang, sumusunod ka, kahit hindi ka agree, kasi alam mo, mahal ka eh, na hindi ka maipapahamak nito. So, bibigyan mo ng pagkakataong mapatunayan niyang tama yung kanyang ipinapayo. Nalilito ang church kung siya ay light, teacher, guide, counselor, o kung siya ay police o hukom. Kaya ang linaw-linaw ng turo ni Lord, do not judge others. Just love people. Give them the privilege to obey from their own free will and volition. Because it is much more joyful to do something when it comes from within your heart. But teach them, guide them, pray for them so that their heart finds it compelling and finds it reasonable to obey the Word of God. Pero hindi ka nagpupulis ng kapwa. Kaya nagkakagulo mga Kristiyano, nagchichismisa, nagsusumbungan, nag-away-away.
Kasi nagpupulis sila. Hindi naman sila inutusan ng Diyos na maging pulis. Love people. Laging ganun. Gusto mong baguhin ang isang tao para siya magbago ng para sa ikabubuti niya, mahalin mo. Alam niyo, yung pagmamahal talaga is more powerful than anything. Kaya marami sa atin, ang tagal-tagal lang nasa church, hindi pa talaga nararanasan ang tunay na Jesus. Kasi ang ginagawa natin nga, we judge, we police, we force ourselves unto people's lives. O yung tagal-tagal lang kitang binabible study, naninigarilyo ka pa rin. Pinapagalitan mo talaga. Bible study, may Bible study, turuan mo ng turuan, at kung kailan siya magkakaroon ng conviction, siya ang magpapasya nun. Hindi mo kinukonsinte, hindi mo ina-encourage, pero hindi mo dyan na-judge, at hindi mo pinopolis. Yun ang style ni Jesus. Jesus sets people free from satanic control through outright deliverance. May mga pinalayas talaga siya mga demonyo, at meron naman sa pamamagitan ng love. Kaya naman pala problematic tong tao na to. Kaya nagsasalita na ang dami-daming boses. Kaya pala nagkakaroon ng split personality ito. Hindi naman pala demonyo. Depressed lang. Lonely. Sad. Alone. Afraid. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So dapat gumagawa ka ng mabuti, hindi dahil takot ka sa parusa, kundi dahil mahal mo ang Diyos, alam mong mahal ka ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti sa kapatiran kasi alam mong mahal ka nila, mahal mo sila, hindi dahil takot kang madisiplina. When people do not suffer from being controlled, when people do not suffer from wanting to control others, they become free. They find rest and peace. Pag kinokontrol ka ng iba, hindi ka free. Tama. Pero pag nangko-control ka rin ng iba, hindi ka rin free. Pag tinatalian mo sila, kahit saan sila pumunta, kasunod ka dahil hawak mo yung tali. Yung mga taong lagi nagsiselos, nagko-control ng kapwa, nagbabantay ng kapwa, hindi kayo free. Kasi, dapat kayong matulog, hindi kayo makatulog, nagmamanman kayo. Dapat kayong mapahinga, hindi kayo nagpapahinga. Dahil may kung kayong iniisip, gusto nyo silang kontrolin. Pati ang mga mangyayari, kukontrolin nyo kung sino makakasama niya, hindi nyo makakasama. Para kayong engineer, script writer, director ng pelikula, dinidirect nyo lahat ng tao sa inyong paligid. Nakakapagod yun. Hindi kayo mapapahinga. Kaya kung meron kayong loved one, meron kayong papa na kailangan nyo pang bantayan, pawalan nyo na lang. Kasi yung dapat bantayan, pag hindi kayo nakatingin, magwawala din yun. Hayaan nyo siya. Kaya nga sabi, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't come back, it never was yours. Kaya kung meron ka diyang loved one na nandyan lang dahil nakabantay, marino ka, it's not worth it. Pawalan yun. Nakakapagod yun. Dapat hindi ka habol ng habol. Dapat kusa siyang pumupunta sa'yo. Mapapahinga ka. Doon ka lang mapapahinga pag hindi ka nang kokontrol ng iba. Yung kailangan mo pang kunin yung SIM card niya, yung kanyang password, tapos para kang detective na nakabantay sa lahat ng mga post niya, nagla-like sa kanya, may 100 siyang friend, lahat tinitingnan nyo, minamanmanan nyo. Hindi kayo free noon. It's not worth the relationship. It's not worth it. Na napapagod kayo, napupugay at kayo ng kababantay, kapipigil. No! Hindi yung style ni Jesus. You don't become free that way. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So you see, ang peace nandun lang sa setting people free and being free yourself. Yung kailangan mong hulihin, bantayan, itali, ikulong is not worth it. Huwag na lang. Get freed from your personal demons. Marami tayong mga takot, marami tayong mga fear. Only because we like to control. Let go. Relax. Yung mga sobrang nagpapasikat, yung mayroong kang birthday, gusto mo perfect na perfect ang lahat kasi magpapa-impress ka sa lahat ng bisita, nakakapagod yun. Yung babayad ka pa ng mga sikat para umaten, para mapag-usap ang may sikat na umaten sa yung event, huwag na lang. Kung sino nilagang willing pumunta para hindi ka pagod. Importante yun.
What is freedom and choice to control personal life? Give people choices. Give people freedom. Nakakapagod yung binabantayan, nakakapagod din ang magbantay. Dapat pahinga ka. Kung ayaw niya sa'yo, huwag mong pilitin. Pag lumuwag-luwag yung tali mo, aalis din yun. So ngayon na, kaysa bukas, iiwan ka pa rin pala next week, edi ngayon na, para mag-start ka na makamove on. Huwag mo siyang pigilin. Matthew 6:24, you cannot be the slave of two masters. So kung nasa Diyos ka, dapat free ka from satanic control. Dapat hindi ka nagpapadeceive that you get into the business of controlling others and being controlled by others. John 8:11, Jesus told her, this is the woman caught in adultery, who was accused by everybody. I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. You see si Lord? Kaya siya nakakapahinga, nakakatulog kahit may bagyo eh. Kasi hindi niya minamanmanan ang lahat ng tao. Sabi niya, hindi ka ba nila in-accuse? Na wala sila ng lakas ng loob, ako hindi kita i-accuse. Then pareho tayong relax, umuwi ka na. Huwag ka na magkasala. Ayusin mo yung buhay mo. Hindi niya sinabing, bukas, tsatsakyan kita ha. Kasi mahirap yun sa kanya at mahirap din doon sa tao. Judgment means control. Pag ikay niya na-judge ng sino man, under control ka. Kaya kung sasali ka ng beauty contest, ang judges, hahanapin 36, 24, 36, slave ka nila. Hindi ka makakain na gusto mong kainin, hindi mo gagawin mo kasi kailangan sundin mo yung standard nila. Because judgment means control. Pagka yung mga taong kasama mo, gina-judge ka sa suot mo, sa kinakain mo, nakokontrol ka nila para huwag ka nilang pagalitan, huwag ka nilang pagchismisan, nagpapakontrol ka kahit ayaw mo. Kaya ayaw ni Lord ng judgment kasi gusto ni Lord ang mga tao may laya. Forgiveness is freedom. Kaya si Lord forgives. Di ba pag mayroong may utang sa'yo, habang hindi mo pa pinapatawad kasi hindi makabayad, hindi ka matingnan, hindi ka masalubong, hiyang-hiya, parang bulate pagkakaharap ka o nagbubulag, hindi ka nakikita kasi may utang na hindi pa bayad. Gusto mong makalaya siya, sabi mo, oy, kalimutan mo na nga yung utang mo. Huwag kang mag-inerte dyan. Sige na, kalimutan mo na. Bigla siyang lalaya. Kaya si Jesus, nagpapatawad kasi gusto tayong palayain. Habang ang isang tao hindi mo pa pinapatawad, tinatali mo pa siya. Yung may nagawa sa iyong mali, pero pag nagpapatawa, hindi ka tumatawa. Hindi mo pa pinapatawad, hawak mo pa siya. Pero alam mo ba na, hawak ka rin niya? Tinatalian mo siya, nandoon siya sa kabilang dulo ng tali. Sino ang nasa kabilang dulo? Di ikaw. Pareho kayong nakatali. Sino mang tao na hindi mo pinapatawad, tinatali mo, pero nakatali ka rin sa kanya. Pareho kayong lalaya pag pinatawad mo na. Magpatawad ka dahil banal ka, pero kung hindi ka banal, magpatawad ka dahil matalino ka. Kasi habang hindi mo pinapatawad, pareho kayo nakatali. Patawarin na. And that is the way of Jesus. Pag inanalyze mo yung psychology ni Jesus, ang galing. Yung psychiatry, pag inanalyze mo mga ginagawa niya through the laws of physics, the laws of chemistry, sociology, anthropology, puro tama. Kaya sundin. At kung hindi masyado naiintindihan, dahil sa mga napatunayan na ni Jesus, sundin na natin siya para sa mga bagay na di pa natin naiintindihan tungkol sa kanya. Kasi sapat-sapat na yung patunay niya na mahal niya tayo at tama siya. Galatians 5:13, you my brothers and sisters were called to be free. You, kapatid, have to be free in life. Maraming mga babae magsasabi sa akin dito sa Facebook, gustong gusto ko pong gawin ang magagawa kung gusto kong gawin sa buhay, pero hindi ko magawa dahil umaasa lang ko ako sa husband ko, sa income niya ay napakaliit. E di maghanap buhay ka. Marami naman paraan para kumita kahit may anak ka, kahit meron kang ginagawa. You have to be free. And freedom means also financial freedom. Natural, kung umaasa ka lang lagi, kay asawa mo yan, kay anak mo, magulang mo, umaasa ka, hindi ka talaga free. Hindi mo mabili yung gusto mong bilhin kasi pagka kumukuha ka ng gano'n sa supermarket, nakatingin na sa'yo. Kailangan mo ba yan? Eh siya kasi magbabayad. Ay, hindi naman. Babalik mo na siyempre. Eh kung may pambayad ka, hindi ko to kailangan, pero gusto ko rin bilhin. Hindi meron kakalayaan. Kaya financial freedom is important.
Empower yourself to be fearless. Empower yourself to fear less. And the rule is very simple. Mas umaasa ka sa isang tao, mas nakatali ka. Masarap yung hindi ka humihiwalay sa asawa mo, hindi ka lumalayo, hindi dahil umaasa ka lang sa sweldo niya, dahil mas may pera ka pa nga, pero umaasa dahil mahal mo siya, kaya ka nag-stay. Hindi yung na-oobliga ka lang. Ang daming, naku tito, sasabihin nila sa akin sa Facebook, kung may pera lang ako, iniwan ko na to. Kung gusto mong umutang, makalaya ka na lang. Dahil hirap ka na pala, binubusa ka na kumukulong tubig, sinasaksa ka ng ice pick, pinaglalakad ka sa apoy, eh dapat talaga lumaya ka. Yung, eh hindi magawa kasi walang kakayanang mabuhay. Kaya ang tinuturo, the Lady of Proverbs 31, di ba? Ang galing maghanap buhay, ang galing magnegosyo, nagbibigay sa charity. Pero mahal siya ng asawa niya, mahal siya ng mga anak niya, masaya sila. Pero nandun siya, hindi dahil wala na siyang choice. Nandun siya kasi choice niya. And you've got to have freedom to have the choice. Empower yourself. Children of God should not overdepend on others, even emotionally, financially, materially. We should produce more than we need so we can give what is in excess to others who are less capable to support themselves. Luke 4:18. The Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom to prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers. That is the work of the Spirit of God. That is the work of the Son of God, to set people free. Kaya si Mary, na kinokontrol ng kapatid niya si Martha, sabi ni Martha, yung kapatid ko si Mary, bakit nakikitumpok sa inyo dyan sa usapan? Ipadala niyo sa kusina where women belong. Sabi ni Jesus, well, Mary has chosen the better thing. It will not be taken away from her. Pinalaya niya mula doon sa atin na gusto siya lagi isubsob sa kawali. Eh, gusto niya mag-aral. Yung mga babae na pinalaya ng Panginoon, sinusundan siya hanggang Jerusalem. Pinalaya niya mula sa household duties para magawa rin nila yung tawag sa kanila ng Diyos, yung calling sa kanila ng Diyos. Yung mga tinitira ng demonyo na nakatira sa kuweba, pinuntahan niya, pinalaya niya, nakauwi sa sariling bahay. Yung babaeng Samaritana na umiigib sa tanghaling tapat sa pag-iwas sa mga chismosa sa bayan niya, kasi paghapon, nandun na lahat ng chismosa sa balon, pupunta siya tanghaling tapat para walang tao. Pero nung pinalaya ni Jesus, binigyan ni Jesus ng self-worth, ng realization, siya pa ang pumunta sa mga kapitbahay. Sabi niya, ay alam niyo, may namit ako, ang galing ha. Ito na yata yung misaya, halik kayo, pakinggan niyo. Si Jesus nagpapalaya, hindi nagkukulong. Sadly, many religious teachings nagkukulong imbes magpalaya. Baligtad. To oppress people who are impaired by sensory loss, Jesus gives the power to be free, to live life to the fullest. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. No matter how much you believe in eternity and how long eternity will be, minsan ka lang dito. Huwag mong sayangin. Lasapin ang dapat lasapin, kainin ang dapat kainin, gawin ang dapat gawin, alamin ang dapat alamin, and when you die, meet your Creator. But while you're still here, don't waste your time. Don't waste your life in slavery. You have to be free. Ano man ang kahulugan sa inyo ng freedom na yon, kayo ang mag-isip. Ano man ang tumatali, pumipigil sa inyo na maging kung ano talaga ang tawag sa inyo ng Diyos, kayo'y maging kayo, ano man yon, you have to be free. Hindi kayo nilikha ng Diyos para maging alipin o ari-arian ng sino man o ano man. This freedom, this is self-control, and this is the good news of the gospel. Ano ba ang number one na tumatali sa mga Israelita? The laws of Moses, the laws of Judaism, the laws of Israel. Doon pinalaya. Sabi niya, ay, kalimutan niyo lahat ng command. Isang command na lang ibibigay ko sa inyo. Ito ang tanong niya sa utak niyo. Love. Yung mga command na hindi loving, oppressive, nakaka-enslave, nakakasakal, padaanin niyo sa aking turo na love. Pag hindi loving, pwede niyo na isang tabi, hindi niyo na dapat obligahin ang sarili niyo sundin kasi hindi naman loving. Hindi kayo napapabuti. Yung mga Pharisees na yan, mga teacher na yan, sabi ko lang, tingnan nyo sila. Hindi naman nila ginagawa ang tinuturo nila sa inyo. Tapos pakinig kayo ng pakinig.
pinalaya ni Jesus ang mga tao mula sa law. Kasi yun ang opreso sa buhay nila noon. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Only in freedom can you find rest. Mag-i-invest ka dapat sa iyong freedom. Knowledge, strength, power, not to use against people, but to set yourself free. Romans 8:15, the spirit you received does not make you slaves, so that you will live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. And son is the opposite of slave. Son means free. Son also means daughter. Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? There is no force or power greater than Jesus who is in your heart. And that power wants you free. Jesus wants you free. 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. The greatest power, Jesus sets you free, does not control you. So why be a slave of something or someone less than Jesus? Why be a slave of anything or any law, even the Jewish law? And very importantly, why enslave and control others? Mapapagod ka rin, mahihirapan ka rin. Freedom and rest is not in being controlled by others, and it is not in controlling others. Freedom and rest is in letting go whatever it is. Kung meron kayong mga inferiority complex, mga feeling of inadequacy, bitterness, sadness, anger, let go. When you are free, you can be rested. It is important to be free of anything that holds you, even memories that can hold you. The past, fear of the future, it will not set you free. Free yourself by the power of the Lord Jesus. Dear God, teach us how to apply these high ideals in daily living so that we could be in control of our lives to do what is good, what is best. Teach us, Lord, to avoid this great temptation to control others, because that also controls us, that also enslaves us. Pagbulay-bulayan natin sumandali, huwag pagmadalian. Your freedom means so much that Jesus died for it. Isipin how to be free from those that oppress us. Maybe it is self-imposed, self-made, self-manufactured, or made by others. Ask God how you can strengthen yourself so you could declare freedom, autonomy, and independence. And if you're going to be with people, you love people and stay with people, it is because it is your free will. It is because of your love, not because you're afraid. Lord, finish this message in the hearts of your people. Lead us to apply this in daily life. Spend some moment in silent reflection.